So, magandang umaga mga adik sa motor. So, ngayon ito, papakita natin yung motor na ginawa ni George Fuentes o kilala dun sa shop niya na Dan George sa may CAA Balikatan Road sa Las Piñas. So, initially itong motor is nasunog. O, nasunog siya kasi dahil sa katandaan ng wiring dito sa part na to, dito nag-umpisa yung spark. Ayan, then nasunog siya. Papakita natin sa video maya-maya kung anong itsura ng motor nung after masunog. Then may nag-refer na tropa kay Hutol na doon na lang ipagawa itong steed kasi sabi magaling daw gumawa ng steed yun, so pwede daw i-customize kung anong gusto mong mangyari. So yun na napag-usapan. Bubuhayin yung motor then i-custom. So since nasunog yung motor, nadali na din yung shocks. So ginawang hardtail, yun na napag-usapan nila. Ayan naman yung hardtail. Mukhang maayos naman kasi napinturahan na, hindi natin nakita kung ano yung klase nung weld na ginamit tsaka yung tibay nung bakal. Then dito din nireframe para sa tank, which is yung tank is binili din, tsaka ito yung stock fender. Hindi rin naikabit yung biniling fender na galing sa steed, so modified fender na din siya. Ito hindi rin naikabit, so ilaw pinalitan na rin. Itong ilaw na to galing sa internet din ata ito nabili. And look, kita nyo naman paano lang siya ikinapit. Yan lang siya. Then initially, sabi niya yung thermostat is nasunog daw. So hindi namin alam kung saan niya, saan galing tong pinalit niya. So, nung sinubukan namin to i-drive kahapon, sabi nung pangalawang gumawa is ayos naman daw to, kaso barado lang. So, umuusok siya. Umuusok siya dun sa ilalim, sa labasan nung... yan, ito. Umuusok siya. Then dito balik tayo dito. Yan, ito switches daw ng Harley Davidson. So hindi mo siya magagamit kasi kailangan Harley Davidson din yung nakakabit na signal light. So ginawan lang ng paraan ni kaibigan natin kung sino yung gumawa ng wiring para magamit tong switches natin. Pinagmamalaki pa ni George Fuentes to na parang kotse daw siya, pinindot dito. Siya mag-ano, wala siyang, hindi katulad ng mga normal na motor. Na kiniklik-klik lang, ito ay kiklik mo dyan, klik sa kabila. So hindi siya pwede kasi kailangan niya nung mismong signal light ng Harley Davidson. Then look dito, ayan pa din siya. Wala rin dito sa kabila. So itong tangke, hindi man lang napinturahan. Gumawa ng seat, then springer. Ang okay naman na i-mount naman na maayos, eh, hindi din. Parang pinatong lang. Minount dito. Yun. Tapos, yung sa CDI, kinapitan niya ng CDI, so, kaya pala hindi niya mapagana na maayos. Ipapahita na natin video maya-maya. Kasi yung kinabit niyang CDI is from Virago. So yung nilalaban niya na galing pa rin daw sa steed yun. So kaya hindi gumagana. So pinalitan yan.
pinalitan ng CDI na pang-steed talaga. Kaya yun, nag-i-start siya na maayos. Start natin. Tignan nyo, one click. Then, nag-i-start siya. Tapos ayan, proceed tayo dito sa fender na ginawa niya sa likod. So, hindi rin naka-mount. Itong bakal na ginawa niya is yung welding lang. Hindi man lang inayos. So, hindi siya nakakabit. Dito dapat siya ikakabit. So, tanggal. Itong fender, matibay naman. Fiber din, masilya. Kaso, hindi siya nakakabit. Paano natin siya ngayon ikakabit? Yan. So, dito tayo sa wiring tayo ngayon ito. Kita niyo yung maganda yung pagka-wiring. May mga naka-indicate na kasi ang gumawa nito is si Idol. Yan. Ayan, maayos sa wiring. Hindi yung parang ginawa ng elementary. So, ibabox natin to kasi sabi ni George, lalagyan daw niya ng magandang box dito. Parang bilog daw. Lalagyan na ng battery then wiring. So, kikita niyo naman na wala. So, si Idol pa ang gumawa nito sa pinagpagawa natin ng huli. So, lalagyan na lang natin ng bracket. So, itong battery, binili lang din namin noong nakaraan lang to kasi wala rin siyang i-provide na battery. Yan. Tapos, kita nyo. Hindi ko alam kung saan napunta yung mga tornilyo nitong sprocket sa engine natin. Then next, ito papakita ko sa inyo. Ito, bagong gulong. Nabili lang din. So, sa kaibigan daw niya nabili. Ewan ko kung magkano bili niya, pero benta sa amin. Sa murang halaga lang. Kita niyo naman ang kabit. Baligtad. Makakita ng ganyan. Diba? Then, balik tayo dito sa tangkay. Kita niyo naman na nung kinuha namin to, itong tangkay is nakapatong lang. So, dun sa bato namin pinagpagawaan, siya pa yung nag-mount nitong tangke. Ayan. Inuman ka na dito. Kasi nakakahiya naman daw kay George. Kasi, hindi malang naikabit yung tangke. Then, regarding dito sa handlebar natin, ito yung nakakabit nung bago masunog yung motor. So, ang usapan nila dito is, gagawing CC bar. Mas mataas siya. So, kikita nyo na may itsura ngayon. Nandiyan pa din. May pa din siya. Halos. Yan. Walang pagbabago. Tapos, ito yung fender na binili. Ito dapat yung ikakabit dito. So, wala rin bracket. Nakikita nyo. So, hindi rin natin may kabit. So, ito muna ikakabit natin. Papaayusin muna natin to. Yun na nga, sinabi ko kanina, wala siyang signal lights. Wala. Pati brake light, wala din. So, overall, amount na naibayad dito sa motor is 50,000. So, nag-decide na si Utol na i-stop yung pagbabait sa motor kasi wala naman nangyayari. So, ilang beses siya nagsabi na tatapusin niya nung November pa, November 30 ng huli niyang sinabi. After nung i-stop namin yung bayad, November 13, 2019, wala pa rin nangyari. Tapos, naging December 13 hanggang sa inabot ng bago magpasko. Tapos, 27th daw kasi uuwi siya ng probinsya. So, kinuha na namin to bago mag New Year. Then, dinala doon sa isang builder sa dito rin sa Las Piñas. Siya yung magaling na gumawa ng wirings. Then, ayun, partida, New Year pa yon. Tinapos yung wiring, then conversion ng single carb. So, kung alam niyo kung sino yung pinamabangis na gumagawa ng single carb, siya na yon. Hindi ko na babanggitin yung pangalan niya kasi sabi niya, huwag na daw panggitin. Kasi hindi naman daw big deal sa kanya yon. Kasi tropa yun, mabait na mabait yung shoutout nga pala sa'yo, bossing. So, ayun, 4 days na ginawa yung wiring. Ito.
Yan. Conversion, tapos pinagana niya to. Itong isang head kasi hindi ito gumagana. Kasi yun nga, yung sa battery wiring. Yan, napaayos niya yung takbo na parang bagong panganak. Galing. Yung 10 months na ginawa ni George, kasama na yung wiring, panis dun sa isang, sa apat na araw na pagkaagawa ni Idol. Ayan. Ganda ng pagka-wiring. Tago na lang natin yan. So, ayun guys. So tingin nyo, sapat ba yung 50k para dito sa pagka-hardtail niya sa upuan? And ano pa bang ginawa niya? Yun, yung mga kababuyan na pinagagawa niya dito. So, 50k na yun. Plus ito pala yung bracket. Binago niya yung frame na para sa tank. Pero hindi naman niya naikabit. So ito, dami niya plano dito. Pagandahin daw niya yung kulay, yung pintura. Ayan. So, ayan. Ito na muna siya. Update namin kayo ulit kung anong magiging itsura nito sa susunod ng mga araw. Ayan. Salamat mga adik sa motor, suportahan at huwag na magpapagawa kay George Fuentes. Okay? Peace.